Hi everyone and welcome to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa natin ng review itong espresso machine na nabili ko sa Lazada. Sa Lazada, ang pangalan niya is Fotilburn or Fotil, F-O-T-I-L-E. Ipapalagay ko na lang din mamaya sa description yung mga complete details. So ito yung kanyang box. Ito yung mismong unit natin. Nabili ko siya for only 2,290 pesos plus shipping. So, kung iti-check niyo sa Lazada, ito yung isa sa mga pinakamurang espresso machine na makikita niyo. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung details. Ayan, ang mga kasama niya is itong glass pitcher. Ayan, nilagyan ko tayo ng water. Itong lagayan ng coffee. Ito yung isa kasama. Ayan, binili natin ito ng separate. Tapos, ito yung filter and ito yung ginagamit na pang press nung pang scoop and pang press ng coffee. Okay? So, i-demo ko sa inyo kung paano siya gamitin. And then, after ko i-demo kung paano siya gamitin, saka ako ibibigay yung review ko about this coffee or espresso machine. So, start tayo by adding water. Ayan. So, ang ginawa ko is pang isang cup lang. So, pagka isang cup lang ang gagamitin nyo ay dito nyo ilalagay sa number 2. Ayan, sa number 2, okay? So, ito yung lagayan ng water. Pero, bago nyo siya gamitin, nakalagay naman sa manual na para luminis siya, kailangan 2 to 3 times nyo siya lalagyan muna ng water and then patutuluin muna siya mga 3 times. Kasi pag hindi nyo yung ginawa, dinerecho nyo na siya sa coffee, may ibang lasa. Yung lasa siyang ano, parang lasang plastic. Yun, ganun ang lasa niya. Ilalagay tayo ng coffee. Meron akong assistant dito para siyang mag-aano doon kasi nakaharap ako dito sa camera. Ang pangalan niya ay si Ate Marisa. Ayan. So maglalagay tayo ng isang scoop ng espresso, finely ground coffee. Ayan. Kailangan niyo siyang ilagyan ng pressure. Napansin ko malaki yung difference kapag ka hindi niyo siya parang malabnow yung ano, yung texture ng coffee kapag hindi niyo na-apply yung tamang pressure. Okay, so ilalagay na natin yung coffee and then ilalagay natin 'to pitcher. After that, nakasaksak na 'yan. Meron siyang ano dito, meron siyang knob. Pag gagawa ka ng coffee, dito mo siya ilalagay sa parang coffee mug na icon. Tapos dito, ito is pause, release, tapos dito yung steam ng milk. Okay? So, i-cover muna natin. Cover natin siya. And then, ilalagay natin yung knob sa coffee. Yun, dun siya magsa-start. Ayan. So, iilaw siya ng blue. So, yan. Pag na-on mo na siya, mag-blue. Magiging color blue dito. And then, mga within 3 minutes, magkakaroon ka na ng coffee. Habang nag-express pa siya ng coffee, nilaantay natin. Ibibigay ko na sa inyo yung review about this espresso machine. Sa price niya, okay naman kasi sulit na siya kasi maganda yung itsura niya, very classy. Sa quality ng coffee, okay naman din. Ang overall, nasa 4 stars siya para sa akin. Ayan. So, sulit naman ang 2,290 kasi pwede ka nang gumawa ng sarili mong coffee na parang pang mga Starbucks ang quality. Okay, so natapos na yung coffee natin. Mga approximately 3 minutes meron ka ng coffee. Ayan. Tapos pag tapos na siya mag-drip, ilalagay mo yung knob sa pause. Okay? Pause muna. And then, isasali natin ang coffee. Ayan. So, okay na. I think less than 3 minutes pa nga siya. Tapos, after mo siya ilagay sa pause, ilalagay mo siya sa release na button para mag-release yung kanyang pressure. So, meron dyan function na release off. Okay? Tapos, pag gagawa na tayo ng milk, ayan, gagawa na tayo ng steamed milk, kailangan maglalagay tayo ng konting water ulit kasi para may maiproduce na steam yung ating milk. Okay?
So, lalagyan ko siya ng konting water, just enough para magamit sa steam. Oops. Ang inip. Mahinit siya. O, yan. Just enough para mag-produce ng steam yung ating one. Okay? So, ito na yung coffee natin. I-set aside lang natin. Always remember, based sa aking, ito, this is a clean towel para dito talaga siya. Nag-research ako about sa pag-steam ng milk using the espresso machine 1. Kailangan, and nakalagay din to sa manual, kailangan, bago nyo siya gamitin sa milk, ipapa-steam muna natin yung water kasi ayaw natin yun na mapunta sa milk natin. Okay? So, lalagay natin siya sa steam. Ang tawag yata dito is purging. Okay? Ipapurge muna natin siya. Mga ilang seconds bago lumabas yung kanyang ano, yung kanyang steam. Ayan. So, may lumalabas na water. Ayan. May lumalabas siyang water pala. Lalabasin muna natin. Okay? Ayan. So, antay lang muna natin mag-spray yung kanyang water bago natin ilagay yung milk. So, ang gagamitin ko is almond milk. Ayan. Kasi, nag-avoid ako na dairy product. So, plant-based ang gamit ko. Pero sabi, according to my research, kung mas gusto mo na maganda yung outcome ng froth ng milk mo, mas maganda to use whole milk. Ayan. Pero pwede rin naman yung alternative. Pero hindi kasing ganda ng pag-froth, pagkagamit mo ay whole milk. Okay? Base sa mga research ko, mas maganda, iaanggulo mo yung pinaka-spout ng pitcher dito sa tip ng wand. Okay? And then, ganyan mo siya sa center and then medyo ititilt mo siya kung saan mo gusto, left or right. Pero yung bottom lang ang ititilt natin. Ayan. So yon. Since na-purge natin siya, ilalagay ko na siya sa steam. Tumimay na dito para and then pause. Okay, so hindi pa ako expert sa pag-froth ng milk. So, pero pinag-aaralan ko pa rin talaga. Kasi, ang preference ko sa milk, pag sa espresso ko, gusto ko yung parang siyang nagiging cappuccino. Yung meron siyang foam. Yung foamy siya. So, hindi ko pa siya talaga na-perfect. Pero, pwede na rin. So, ihalo natin siya sa coffee. Ayan, ganyan. Oh, hindi kasi to whole milk. Pero, pwede na rin. Yeah, so hindi siya naging foamy masyado kasi nga I'm using almond milk. Pagka whole milk, na napansin ko rin naman yung difference. Mas frothy siya, mas maganda yung outcome. Pero since kung ayaw niya ng whole milk, okay na rin naman. Minsan may moments na perfect yung pagkaka-froth ko, may moments naman na hindi. Kasi nga nag-aaral pa talaga ako kung paano yung tamang way para makapag-create ka ng perfect foam sa ating milk. Ayan. So, yun. Every time na nakatapos kayo mag-steam ng milk, kailangan i-steam mo siya ulit para lumabas yung excess na milk. Kasi ayaw natin na mag-build up dyan yung bacteria. So, iaano natin siya sa water para luminous lang yung kanya. Para luminous yung kanya. One. Okay, so ganun lang siya. And then, lalagay mo na siya ulit sa pressure release. Yan. Every time na nakatapos kayo, sa coffee or sa froth, sa milk steaming, lalagay nyo siya sa release off. Ayan. So yun na yung review ko sa espresso machine natin na to, ng Lazada. Highly recommended. Recommended ko naman siya sa para sa mga, for personal use, para sa mga coffee lovers, okay naman siya. Okay? Worth the price. Okay naman ang function. And I hope na nakatulong tong video na to. Please don't forget to subscribe. Thank you! Like and subscribe. Thank you!